Hello everyone and welcome to the second part of our tutorial entitled Creating a Web Application Using MySQL and PHP Server-Side Scripting Tool. So our topic for this tutorial will be Web App Template Components. So we'll be learning about the components of the web application template that we installed in the previous tutorial. So this one is the admin LTE, so admin LTE 3 version. So we're going to edit this template to get the desirable outcome. So we'll be learning first the components. So if you remember in the last video tutorial, meron tayong pinangalanan na My Web App. So ito na siya ngayon. Ano na yung mga components itong My Web App template na to? So, unang-una, you have the index files. So, marami siyang index files dahil ito yung pinakang dashboard na nakalagay dun sa template natin. So, kung makikita nyo, we have dashboard 1. So, index HTML siya. Dashboard 2, index HTML 2. So, medyo darkish yung color niya. And then, this one for dashboard number 3. So, medyo hindi muna natin galawin itong dashboard na to. So, what we're going to do is, ipunin natin yung mga kakailanganin muna nating pages para dito sa web application natin. Kasi hindi naman natin ito lahat sila magagamit for this tutorial. So, imamanipulate lang natin or titingnan natin yung mga kakailangan nila natin para mas mapabilis yung ating pag-edit nitong template na to. So, kadalasan, kapag ganitong template ay meron na siyang mga pages, available pages na pwede natin kuhain at yun mismo yung i-edit natin. For example, in this template, we have this one, extras. So, meron tayong login and register. Kapag kinilik natin yan, ganito ang itsura niya. So, login B1. Ayan na siya. So, ito yung pinakang login form natin. So, isang component doon sa ating tawag dito, pinakang web application na gagawin. So, you have the email, password, remember me checkbox, then the sign in button, or meron tayong sign in using Facebook, sign in using Google Plus. So, of course, wala pang mga coding ito. Ang coding nito ay talagang ano pala, kumbaga, scratch lang din siya na HTML. Then, meron lang siyang CSS para mas maging maganda yung kanyang design. So, kapag kinlik natin yan, wala pa kayong makikita. Kapag in-inspect natin yung itong Facebook, itong Google Plus, wala pa kayong makikita dyan. Kapag tiningnan natin yung pinakang element nito, so ganito lang ang makikita natin dyan, wala pa yung pinakang MySQL, yung PHP natin. Tayo mismo ang mag-recreate noong mga line of codes na yun. So, tingnan lang muna natin kung ano yung mga itsura ng mga gagamitin natin na part nitong template na to. So, this one is the login form. So, kung gusto niyo yung isang version ng login form, pwede kayong mag-select ng login. So, this one is the register form. So, if we have users dun sa ating application, so, pwede mag-register muna sila. And then, kapag naka-register na, saka sila mag-login. So, ganyan yung function ng register natin. And then, we have this one, forgot password. So, kung nakalimutan yung password, anong gagawin? Magre-request ng new password. Or, i-re-reset yung password. Ayan. So, recover password B1. So, ayan siya. Kailangan natin maglagay ng passwords natin. Then, we have this one, the lock screen. Then, legacy user menu. So, itong legacy user menu naman, ito yung kadalasan na ilalagay na natin kapag nandun na tayo sa pag-insert ng mga forms. So, command buttons, etc. Yan yung gagamitin natin, yung legacy user menu na yan. Yung pinakang design niya, gagamitin natin. Then, we have the language menu. So,
So, hindi na muna natin yan papakialaman sa language menu. I-delete natin yan or papangalanan natin ang iba. Then we have this one, error 404. Kung hindi makita yung page, so lalabas si error 404. And then kung meron naman internal error dun sa ating tawag dito, application, so error 500 yung ipapakita natin. Then, ano pa yun nandito? We have the paste, the blank page. So, isa rin ito sa gagamitin natin kanina. Parang ganito lang din ito doon sa binanggit ko kaninang legacy user menu. So, kung titingnan nyo, napalitan lang ng title. So, ito yung mga gagamitin nating templates para mas mapadali yung pag-create natin ng web application natin. And then, we have the starter page. So, ano ba itong starter page na to? Yung mga features, mga components na pwede nating idagdag doon sa ating web application. So, dyan nakalagay sa mga starter pages natin. So, merong inactive page, simple link. So, tingnan natin yung mga pagkakaiba niyan. Then, we have this one, the search function natin. So, simple search. Ganyan lang siya. And then, yung enhanced search. So, medyo meron kayong mga sort order, order by. So, yan. Yan yung pinaka-template natin. So, ulitin ko lang, lahat itong mga pages na to ay wala pa yung pinaka-coding natin ng PHP at saka ng MySQL. So, tayo mismo yung mag-code noon and then ipapakita ko sa inyo kung paano siya lagyan. So, ano pa yung pwede nating makita rito sa pinaka-template na to? Of course, so kung kailangan natin ng schedules, for example, pwede nating gamitin yung mga calendar widget natin yan sila. So, meron tayong calendar. So, ipapakita ko rin sa inyo kung paano yan lagyan ng pinaka JavaScript version niya para madali tayo mag-insert noong pinakang ilalagay natin na schedule, for example, mga ganyan. So, ito sila ay meron mga konting JavaScript codes pero hindi nagsasave doon sa database. Kailangan natin siya lagyan ng link sa database natin para mapagana natin siya. Then, gallery. So, yung gallery natin, halimbawa, gusto nyo mag-insert ng mga images or kung ano man ang ilalagay ninyo dyan, kayo ba ay, for example, e-commerce, yung gagamitin nyo site design. So, pwede kayo, halimbawa, magbenta ng inyong mga products. Ayan. So, different pictures ilalagay nyo. So, Kanban board. Then, we have the mailbox. So, kung tatanggap ba kayo ng mga mails, so, by using PHP Mailer, for example, pwede nyong gamitin yon. So, we have this one. So, ganyan yung kanyang design. So, you have the inbox, send, drops, junk, trash. So, lahat ng halos major function ng ating mail application nandyan. So, i-edit-edit na lang siya. Then, ano pa yun nandito? So, we have pages. Like, for example, invoice. Kagaya yung sinabi ko kanina, kung kayo ay magpuput ng shop into a e-commerce site. So, for example, ito yung inyong sales invoice. So, generate PDF, submit payment. So, ito sila, itong mga nandito nakikita yung mga buttons ay template lang. Wala itong code. So, kapag kinlik natin yan, wala pang function yung mga nandyan. So, wala pa kayong makikita. Itong print, meron na siya, pero kung makikita nyo, medyo ano pa siya, medyo marami pang nakasamang mga ibang tawag dito, ibang mga button. So, dapat ito medyo malinis na siya. Kasi nga, template lang naman to. So, para makakita lang tayo ng example, kaya ginawa yan. Then, invoice, e-commerce. So, yun sinasabi ko kanina sa e-commerce. So, ganyan. Pwede tayo mag-insert na ganyan. Then, ano ba yun nandito? So, projects. So, bumubuo ng team composition natin. Then, project add. So, and many others na pwede nating makita dito sa pinakang admin LTE page na to. So, we're going to use the dashboard B1 for this tutorial. So, dito muna tayo mag-focus kasi medyo okay siya. Medyo marami ng category makikita natin dito. Unlike doon sa version 2.
So, nasa sa inyo naman yan kung alin yung gagamitin ninyo as long as magagamit ninyo siya kaya meron tayo dashboard. Ayan. So, iyan yung pinaka makikita natin dito sa ating front end. So, mag-create lang muna tayo ng backup ng folder natin na My Web App para hindi tayo paulit-ulit na mag-extract, mag-upload, extract. Ayan. So, mag-create na lang tayo ng copy para meron tayong backup wherein ikakopy na lang natin kung meron tayong madelete dun sa pinaka-component natin. So, meron tayong copy. So, tingnan natin yung mga pages na nandito. So, hindi natin gagamitin si index 2 saka si index 3. Delete na natin yan. And then, ano ba yung pangunahin nating mga pages na kakailanganin? So, yun yung inisa-isa natin kanina. Nandito siya nakalagay sa pages folder. So, under ng examples, ito siya yung, limbawa, login, HTML, login B2, recover password. So, yung register, nandyan din siya. So, punta tayo doon sa legacy blank page. Ayan, legacy user menu. Ayan. So, edit natin to using our installed editor like Notepad++. Ayan siya. Ito yung pinakang component. Ito yung pinakang, kung makikita nyo ang haba ng coding natin, so, ito yung nakapaloob doon sa legacy user menu HTML natin na file. So, pag tinignan natin yan, dito sa ating template, sa legacy, under ng extras, so ito siya, legacy user menu, ganyan yung kakalabasan ng coding na yon. Ayan siya. So, ano gagawin natin ngayon? I-edit natin siya into a mas madali para sa inyo na tawag dito na matandaan. Kasi nga, papuuntiin natin yung code, medyo gagawin natin siyang medyo secure ng konti kasi itong PHP ay medyo secure ang coding niya. Kasi nga, server-side scripting tool to. So, medyo papuuntiin natin yung code and lahat ng .html natin ay ililipat natin into .php. So, this one is .html. Save na natin siya. Save as natin siya. Into pages. Save as natin siya ng tawag dito. Pages template .php. So, PHP file na yan, guys. Pag tinignan natin yan, kung saan kayo nag-save kanina, so, pages. Ito na siya. Pages underscore template dot PHP. So, next natin gawin ay itong template na to, hati-hatiin na natin para hindi siya masyadong mahaba yung coding. Kung titingnan nyo, 936 lines yung kanyang na-cover. So, pwede natin pauntiin yan by using this technique. So, alisin natin tong head. For example, head. Then, create tayo ng new file. Lagay natin dyan yung ating inalis, yung kinat natin. Then, control S lang natin. So, pangalanan natin siyang head.php. Then, save lang din natin doon sa pages na yun. Doon sa pages folder. So, ayan na siya. So, this one is a PHP file. So, ang gagawin natin para makuha natin ulit itong head na to, include natin dito sa template na to, is tatawagin natin siya. PHP include, ano pangalan ng file name ng head? So, head.php, don't forget the semicolon, and then this PHP end. Yan. So, pag tinignan natin yung pages template ngayon, doon sa ating browsers, so, pages, di ba pages template siya nung isinave natin, .php. So, ganyan siya ngayon.
Bakit kaya medyo parang sira yung kanyang design? Kasi nga, inilipat na natin siya na bago yung kanyang folder. So, papalitan natin ngayon yung coding ng head. Alisin natin itong nandito na dalawang dots lang slash. Kasi medyo nabago yung folder natin na pinagsaypan nitong head na to. So, tingnan natin kung ano mangyayari ka once na nag-refresh tayo. So, ayan na siya. So, ibig sabihin ay medyo okay na yung head natin. So, marami lang kayong mga i-edit na details pa. Kasi nga, for example, nawala na yung picture dito. Naging circle na lang yan. Nawala na yung picture dito. Dahil nga, yung pinagkukuhaan noong link nung pictures na yan sila ay naiba na gawa nung isinave natin siya outside noong examples na folder. So, gano'n lang siya tawagin, guys. So, next natin, for example, that's it. Gano'n lang siya kung paano papuuntiin yung coding natin. So, kanina, from lines 930 plus yata yun, 37. Ayan, so nabawasan siya ngayon. Inilipat lang kasi natin ng ibang page yung coding na kinuha natin kanina. So meron tayo ditong ganito. Ayan, so itong head na to, pwede na nating palitan. For example, alisin na natin si admin LTE3 ng my web app. Ayan, so alisin na natin yan. Then, save natin. So, kapag tinignan natin yan sa browsers natin, ayan siya. So, my web app na, hindi na admin LTE3 yung nakalagay. Yun na yung pinakang title natin. So, and that's it. So, ganun lang siya, pauntiin yung coding natin. So, ang makikita nyo lang dito na magiging problema is the arrangement like this one. Yung pinakang tawag dito, footer natin ay naiba yung kanyang lalagyanan. Medyo nasa gitna. Dapat yan footer. Kasi nga, ulitin ko lang, nabago yung pinakang location, nabago yung link ng ating mga nakapaloob dito sa head folder. Kasi nga, from two folders, naging isang folder na lang yung pinanggalingan ng link natin. Ayan na siya. So, para ma-edit natin yan, so, pati doon sa baba ng ating pages template, i-edit na rin natin tong part na to. So, itong jQuery na to, i-edit natin yan. So, Ctrl X. Then, mag-create tayo ng new. Halimbawa, paste natin dyan. Ctrl S natin. Ano ipapangalan natin? Bottom scripts na lang para kasi magiging puro scripts yan habang tumatagal yung ating tutorial. So, PHP. Save natin, the same folder lang din na pinaglagyan na natin noong mga dalawang PHP file kanina. So, save lang natin siya. Ayan. So, we're going to clear this one. Palitan natin yung kanyang, alisin natin yung kanyang isang folder location. Save lang natin, then dito, yung kanina na ginawa natin, i-copy lang natin siya, ilipat natin sa baba, palitan natin ito ng bottomscripts.php, then save lang natin siya. So, tingnan natin kung design pa rin magiging itsura. Ayan, so medyo naging okay na siya ngayon. So, kung mapapansin ninyo, nandun na yung footer kanina nandito sa gitna halos. So, yan. Kung makikita natin, habang tumatagal, marami tayong inililipat na mga, tawag dito, mga codes, line of codes, dun sa ibang pages, umunti yung ating pwedeng i-edit. So, kung gusto natin balikan yung head, yung bottom scripts, alam na natin kung saan sila i-edit ngayon. Kasi meron na sila kanya-kanyang pangalan. Yan, kumunti na siya. So, ganito lang yung technique, guys. So, ganyan lang yung ginagawa. Para mapunti yung pinakang coding natin. So, halimbawa, itong footer na to,
Ilipat na rin natin yan. So, Control X, File, New. So, Control B, then save ulit natin. So, footer.php, then save natin. Then, balikan natin dito. I-copy lang natin ito. Paste natin dyan. So, palitan natin ito ng bottom scripts ng footer. Then, save lang natin. So, pwede na natin alisin yung mga blankong mga section dyan. Blankong mga linya. So, parang munti yung ating line. So, 909 na lang siya. Then, tingnan ulit natin kung same pa rin sila. So, same pa rin. Inilipat lang natin ang location yung pinaka-coding ng footer. Inilipat natin ang page. So, ang ginagawa nito, include, tinatawag niya yung footer, tinatawag niya bottom scripts, and dun sa taas, tinatawag niya yung head. Ayan. So, halimbawa, ang i-edit naman natin ay yung sidebar, yung pinaka-menu bar to. So, sidebar siya. Ito, dashboard. So, tingnan natin na. So, from line 205 hanggang line 842, guys. Tingnan nyo, napaka-haba nung cutting sidebar menu na yan. So, hanggang 842 yung ikakat natin. Simula 205 hanggang 842. So, isama yung ating ikakat. Control X. So, sidebar menu yan. So, new file lang tayo. Paste natin dyan. Control S again. So, palitan natin ito na halimbawa menubar.php. Then, save lang natin. Tapos, balikan natin yung pages.template na yan. So, i-copy ulit natin yung para hindi tayo type ng type. Ayan, sidebar. So, papadala natin ito ng menu bar. Then, save again. So, refresh natin yung ating sample page. So, ayan na siya. So, wala halos pinagkaiba dun sa nauna nating mga template. Ang ginagawa natin is pinapunti natin yung line of codes dito. Kasi ito yung magiging template natin. Ito na yung medyo i-edit-edit natin. Ito na yung papalit-palitan natin ng laman. So, ang ginagawa natin, tinatawag na lang natin yung iba't ibang mga parts ng page na yun. Para hindi tayo mapuno ng mga codes dito, mas madali natin silang hanapin. So, imagine from 936, 937, ngayon ay 273 na lang. Ayan. So, kung meron tayong gusto i-edit sa menu bar, so, ang pupuntahan na lang natin is this one. Hindi na natin kailangan hanapin pa rito sa napakahaba rito. So, ganun yung ginagawa natin, guys. And that's it, guys, for this tutorial. So, for our next video tutorial, I'm going to teach you how to use the CRUD method para sa ating database management. So, CRUD stands for Create, Update, and Delete. Kaya siya tinawag na CRUD. So, yun yung magiging lesson natin or topic natin next video tutorial. So, bye for now and